Good morning mga kagarden. Isishare ko po ngayon yung kamote na itinanim ko dito sa sako saka doon sa container. Ayan. Ito, nung nakaraan kasi gumapang na po dito sa aking trellis na ginawa. Pero habang ako ay nagpapahinga ngayon ay gumawa, nilabas ko po yung aking taniman ng mga halaman. So, gagawin ko ngayon ay tataniman ko ng lettuce. Ayun. Please like and subscribe. Click the bell. Ayan. Tapos, nilinis ko po dito yung mga bluter na tinilagay ko dito. Ayan. Kasi, ibebenta ko po yan ng 50 pesos lang. Ayan. Kasi, dati, kapag nagtatanim kasi ako dito, pag natapos na yung vlog na aking ginawa, sinisira ko po yan tapos magtatanim ako ng panibago. Pero ngayon, bago na ang technique. Ang ginawa ko ngayon ay pinaghiwa-hiwalay ko sila tapos ibebenta ko ng 50 pesos, mabawi ko man lang yung container. Kasi yung container binibili ko rin yan, yung ganito. Pero yung mga iba na nagdo-donate, ayan, may nahihingi rin ako na ganito. So, ang titignan po natin ay yung kamote na nakalagay dito sa sako. Kung makikita nyo po dito, may tumagos na pong ano, ito, tumagos na po yung kanyang ugat dito sa, ano, tumagos na po yung kanyang ugat, meron pang tubo na ganyan. Ito, huwag nyo po itatapon kasi sa susunod, pwede pa natin itanim. Ayan. Ganyan, babad nyo lang muna sa tubig para magkaroon ng maraming ugat. Bali, ang itinanim po dito, isang talbos lang po yung isang talbos lang na ganito yung itinanim ko dyan. Pero nagkaroon po siya ng ano? Nagkaroon ng sanga. Ito, sanga. So, meron po siyang laman na isa. Yan, dito po yung nanggaling dito. Yan. Bali, ito, ano, umabot na po ng 3 months. Pero ito, hindi ko alam kung may mga laman yan. Meron din, ayan. So, sabi nga, baka siguro hindi pa naabot sa tamang buwan. Ayan o, maliit pa. Pero kasi kailangan ko kasing linisin dito. Ayan. Ito, huwag nyo itatapon kasi dito, makakakuha pa tayo ng pangtanim. Bulate. Yan. Huwag niyong papatayin yan kasi yan tumutulong para pabuhaghagin yung lupa. Tapos sila yung kumakain ng mga organic matter. Ayan o.
So ito naman ay walang laman. Kung makikita nyo po dito, maraming sanga. Ayan. Kasi ginawa kong talbusan. Ayan. Kasi ang mapoproduce niya lagi ay puro talbos. Magkaiba po yung pagpuprun kasi meron sa mga video na napapanood ko, talbusan. Ang talbusan po, every week, puro talbos lang po yung kukunin mo. Hindi po magkakalaman. Pero kung ang madalang lang siguro yung pagkuha mo ng talbos, kasi yung talbos na sinasabi nila ay yung pruning, yung parang sa palengke. Pag isasagad mo na putol, ganyan, tapos tutubo ng mahaba, tapos yun yung kukunin nila. Pero yung talbos, yung mismong ganyan lang kaikse na talbos, kapag lagi mong kinukuhanan na pang salad, ayun, hindi magkakaroon ng laman. Kapag ka gusto nyo po talagang magtanim ng kamote sa bahay, kapag sa mga container lang, mas maganda kung ang kukunin nyo na lang po ay yung talbos. Yung talbos, kahit every week, papakinabangan nyo sa 3 months, ayan, napakarami nyo ng makukuha. Pero kapag balak nyo pong magtanim sa container ng kamote, ito lang po yung mapapakinabangan nyo in 3 months. Ayan. Pero pwede na rin magarden, gamot na rin sa pagod sa pag-aantay. Ayan. So ang napansin ko na mas maganda kapag magtanim po kayo ng kamote ay dito, sako. Kasi mas nauna ang pagtatanim ko sa container kaysa dito sa ano, late pa siya. Pero kapag ang napansin ko, single vine, mas malaki yung kanyang laman. Ayan. Ayan, maliit. Tapos itong lupa na ating natanggal dito sa mga bote na to, maghahalo po tayo ng ipa para bumuhaghag. Tapos mamaya sterilize po natin sa sikat na araw para mamatay yung mga ibang insekto. Tapos yung ratio po ng ano ng ipa, maglalagay po tayo ipa, ayan o. Sinusukat ko po siya ng 3. Tatlong lupa na ganyan. Tapos, kung makikita nyo po dito, mayroon siyang buhit. Yun lang po yung ano niya. Ganyan lang karami. Kaya ganito yung ginagawa ko para ano, mas madali po siyang mahalo, yung pakonti-konti, hanggang maubos po yan. Thank you.
Oh.